ako nakiging live. Walang makakahas o lumakit, sino man. Hawak niya yung setrong toon sa kanan. Sa gisag ng lakas at sa pangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatay. Ang tunay na kanin, dito'y magtatangan. Ang salita ng Diyos. Salmang tugunan ng ating pungkit tugon. Mabubuhay siyang marangan at tatagana kailanman. Turuan mo, yaong haring humatol ng katungilan. Sa kanlay mong matangunan, o Diyos siya ay bahaginan. Upang siya ay maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat sa iyong tunay. Ang mapain naman niya ay umunlad at managana. Maghari ang matarungan sa lupain itong bansa. Naging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap. At ang mga taong balay, pag-uulan ng pagdina. Iyang buhay na matuwid sa kanyang kapanahonan, madang ang bansa niya at umunlad habang buhay. Iyang kanyang palagaan ay palawak ng palawak mula sa ilog yung prates sa daigdig ay kakalat. Nawaya ang kanyang ngalan ay huwag nang malilutan. Manapiling laging mantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos ng lahat, lumalangin. Hari nawa, magpalaan kami lahat. Tulad niyang pinagpala. Nasabing Abraham, nakatunayan mo na ang iyong pananampalataya.
nabanggit si Abraham sa salitahi ni Jesus, the Father of Faith. Isa sa mga pinakadakilang patriarka na nagpakilala at nagpakita ng kapapakan sa Diyos. Alahin yun ni Jesus. Kaya kung si Jesus ay mapapag sa Ama, masunurin sa Ama, may pinagmanakan si Abraham. Isa pang nabanggit sa ating Ebanghelyo ay si Haring David. Haring David, pinakasikat, pinakadakilang hari ng Israel. Sa panahon ni Haring David, nagkaroon ng stability ng kapayapaan ng Israel. Marami siya katalong mga kalaban, nagkaroon ng kapayapaan at kasagalahan ng Israel. Kumbaga, sa panahon ni Haring David, damang-damang nila, pinagpapala sila ng Diyos. Si David naman mismo ay pinili rin ng Diyos. Si David ay matapag sa Diyos, parang siya kahapin. Tapos si David ay banal na hari. Pero alam natin, hindi rin naman ganoon kalili si Haring David. Dahil minsan niyang nahulog sa tukso. Inagaw niya yun. Ha? Nakita niya naliligo si Bathsheba. At natukso siya kay Bathsheba. At si Bathsheba ay asawa ng isang sundalo niya, si Urias. Anong sabi ni Urias? Kasi nahulog na ang loob niya kay Bathsheba. Gusto niya nang agawin si Bathsheba. Yan ay asawa si Bathsheba, si Urias. Sabi niya rin David, ilagay niyo sa front line si Urias. Putas si Urias sa front line. Sa digmahan, inagaw ni Haring David si Bathsheba. Sa binabanggit na bahagi ng angkan ni Jesus, Haring David, the greatest king of Israel, isang banal na hari, pero meron din namang iskandal. Pero magkabanggit na babae dito, si Rahab. Si Rahab ay isang prostitute. Marami sa mga binasa ko kanina, ay wala akong alam. Dahil wala talagang impormasyon tungkol sa kanila. At kung walang impormasyon tungkol sa kanila, ibig sabihin, hindi sila ganoon kasignifikant at walang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanila. Kung mga civilian lang, hindi katulad ni Abraham, hindi katulad ni Haring David, yung ibang nabanggit ko, ordinaryong tao lamang. Civilian, wala tayong kaalam-alam dahil hindi rin naman sila sikat, wala masyadong tayong pa. Pero galing, nabanggit sila ni San Mateo at sinasabi, nabilang sila sa salinlahi ni Jesus. Mga kapatid, anong ibig sabihin ni San Mateo sa pagpapaybay niya ng salinlahi ni Jesus? Anong ibig niyang ipunto sa genealogy ni Jesus? Ito ang ibig sabihin ni San Mateo. Kasi Jesus, si Jesus ang Kristo, ang tagapagligtas, ay pumasok sa ganitong klaseng kwento. Ito yung pinagmulan ng pamilya, ito yung pamilyang pinagmulan niya. Tulad din ng pamilya natin, merong kabutihan, pero merong din mga kasalanan at iskandal. Merong kilala, pero merong din wala kahalos masabi, panigil. Ito ang klase ng pamilya na pinagkulan ng tagapagligtas. Anong ibig sabihin ni San Mateo? Pumapasok si Jesus sa tunay na istorya at buhay ng sangkatauhan. With all our holiness and sinfulness, with all our faithfulness and betrayals, ito ang klase ng kwento, pamilya na inayakap ni Jesus. Kaya itong marami kong binabanggit, sinasabi nilang mahirap, tandaan mo mahirap, pero malalim ang pinag-uutusan ni San Mateo. Ito ang klase ng sangkatauhan ng pamilya na inayakap ni Jesus. Pero kung bahaging banat, pero hindi bahaging makasalanan. Tibulan mula ang Kristo. Ha, kapatid, ito yung sinasabi natin, communion. Napakasuhan ay ang pagpasok ni Jesus sa ating kasaysayan, sa ating kwento. Pero yung isang dalawang bahasa sa teologiya na nagsabi, ang kapasuhan ay hindi isang pangyayari sa ating kasaysayan, kundi pagsakop ng eternity sa kasaysayan. Christmas is the invasion of eternity.
our history. Ang Diyos na makapangyarihan at tagapagligtas, nilalahon, pinapasok ang kwento nating mga tao. With all our holiness, goodness, with all our sinfulness and betrayal. Ito yung pinapasok ni Jesus at ito yung nais iangat at iligtas ni Jesus na kwento. Mga minamahal ko mga kapatid, dahil nang isa, kapag tayo'y nakikinabang, Tagalog, nakikinabang, pero meron mo tayong mas madalas na tawag, bukunyon ka ba? At kumita ka na ang bukunyon. Kapag kayo'y lumadalo ng banal na misa, dapat niyo makita na ang banal na misa ay pagkakapang upang ang Diyos ay makapasok sa kwet. To enter communion to your life. Kinahayaan mo sa pagtanggap mo ng katawan ng tubo ni Kristo, kinahayaan mo siyang pumasok sa pagkatao mo at sa buhay mo. Sa lahat ng iyong kabutihan at kasalanan, sa lahat ng iyong katapatan at pagkataksin, kinahayaan mo si Jesus na mapasok ka. Communion. Kaya mo kapag na nagpo-communion, pag nagpo-communion, maglagay naman tayo ng konting pagdalang mga nagpo-communion. Ito si Jesus, nagpapakababa, inayakap yung kwento natin, inaako yung storya natin, tanggapin naman natin siya ng maayos. Alam niyo na yung sagot, di ba, kapag ka nagpo-communion? Ang katawan ni Kristo, sagot? Pagka tinatanggap natin, lalo kitingin kayong pandemic, hindi pa pwede yung communion sa bibig. Tanggapin naman natin sa dalawang kamay. Act of reverence, act of respect na Panginoon, sa aking marumi at pangasalanang kamay, nilatanggap ko po kayo. Kayo na pumapasok sa aking buhay, sa aking kwento. Pangalang ko po kayong tinatanggap. Reverence. Bagay na nakakalita natin kapag tayo'y nagkukumunyon. Kung na nagkukumunyon, pinila. Hawak yung cellphone sa kanila. Ba't mo pamitawad yung cellphone na yan? Na nakasolder pa. Hindi mo kapasiwas pa ng ganito yung shoulder pa. Lumipipon. Mas mahal pa itong bag na to sa kukunyong tatanggapin. Yung gesture ng pagtanda. Yun na yung unti-unting magdadala sa atin sa kalooban. Sa kalooban natin, maganda ng ating kalooban. Pinatanggap natin si Jesus. Tanggapin naman natin ang dalawang kamay. Welcoming. Pero yung iba medyo pa. Oo. Sila nung katawan ni Kristo, gawin ko ito. Para maguhulog ng token sa video open, ating mga simple ganoon nakakalintahan. Sabi na ito, sana naman napaka-ingin, napaka-simple pagay. Hindi. Tingin ko yung mga simple gesture natin yun. Ngayon, di ba meron simple gesture natin ng negligence ay nagpapakita ng inner disposition natin hindi natin nakuunawakan kung sino ang ating tinatanggap. Sabihin si Pada na napakahigpit, talagang namamaliwala natin si Jesus na yumayakap sa ating pagkatao. Kaya kung tanggapin natin siya, para lang tayo kung buhan ng tope na iuulog sa video. Kaya mahal ko mga kapatid, ikalawang gabi, ikalawang simbang gabi, narinig natin ang salin namin ni Jesus. Paano yan ay inayakap ang sangkatauhan na may kwento ng kasalanan at kabutihan. Sa bawat pagdiriwang ng banal na misa, patuloy na pumapasok si Jesus sa ating buhay, sa ating katawan, literal, sa banal na komunyon. Tanggapin naman natin siya na may paggalang at pagmamahal. Magsitayo tayo lahat. Sa bawat panalangin, ang itutubon ninyo, ang ituro mo sa amin, ang landas ng iyong karunungan. Ipapalang naman sa aming pinag-isahan.
Pagbigayan po kayo ng kapayapaan.